kalooban, ng puso, kapamilya. Ito po muli si Marpar Junior. Sa mga sandali po ito, kami pwede ka-celebrate the birthday po ni Ma'am Ana Oidem. Dito nga po sa puso nanay, Jera Saudi Arabia. Ito po ang napaka-resay po natin nanay ng bata sa kanyang mga kalit-makalit ng mga puso. Yan. Ngayon po ay kasino po niya po kami nag-celebrate at inahanda na nga po ang kanyang mga pagkain dito. Yan. Ano nga pagkain? Consulate officials para mag-celebrate ng birthday po ni Ma'am Ana. Ayan. Siyempre, nandito po ang ating kagalang-galang at napakagandang si Consul Mary Jane Dingal. Ayan. Pwede na po tayo mag-start na pumili nito. Para makapag-start na po ang ating like, share, yes. And subscribe. Ayan, ang aming mga na-consul, pre-miss namin yan, sapagkat, ayan, ito po si Ma'am. Kasama ko yun na aking mga kapatid. Ay, channel na ba? Ay, channel na ba? Nakamiss kayo. Ang like ng araw lang tayo kasama. Ngayon ay miss namin ng isang ana. Wala na lang siya. Ang ganap pa lamang, ipinakita natin na talagang i-disenyo niya ay para tayo nasa dagat. Ito. Disenyo niya ay sa dagat. Ito po pa rin tayo sa dagat niya. Hindi pa lamang sa dagat, nakinom mo niya. Talagang na Pilipino-Pilipino kanyang style. Ito. Dito, nandito ang aking picture, kasama natin ang aking mahal na consul. Ayan. Ito, pagpalit natin, ay makita natin ang mga sensitivity. At ang ganda na kanyang mga
Si Ma'am Anna, she's more into substantive matters eh. No, very substantive yung approach niya eh. Very systematic. Talagang scientific yung approach niya. Yung pinag-aralan. Sa my cornish, so natulog ako dun sa cornish sa table of love. So, ka-relax naman. So, I think that's what we needed right now. If we really have something na nag-distress tayo sa ating mga ginagawa in our own way because we always have to restore ourselves. May mga limitations tayo. And thank you, Sinanay. Thank you so much. We had not been together since after the lockdown. Wala na talaga ano. But we always know na we wish each other well in everything na ginagawa natin. And yun, Ma'am Jen, ang first ko pong ano kay Ma'am Jen is always yung sabi niya sa akin, ang reminder na niya na nagdalo ako ng first participation ko sa roommates, yung positivity. And I think that that's what helped me also survive, no? Napakahirap po pala ng trabaho natin. And actually, nagsisimula lang ako. This is my first year to work with the OFW. Talaga directly to be in the front line. And I know that I cannot do anything talaga on my own lang. So sometimes I wanted to thank talaga, especially mga tao na tumutulong. Miss Mami has been helpful also. Sinangay si Ting. And si Tatay Bernie has been helpful also. At marami po sa lahat. Maybe we were not able to be with everyone tonight kasi nga sa social distancing. But I did see some of you, mga friends natin. Those who were with us since dumating po ako dito. And I hope I just wish na ano, na may time din po talaga together with each and everyone. So, yun na po. Let's keep connected. Let's keep just helping and talagang wishing each other well in everything that we do. Ma'am Jen, you're always been an inspiration to me. So, kaya sabi ko, if may night yun lang yun without thanking you po talaga. I don't want to say goodbye palagi ang tingin ko. Pag naghiwalay ang mga tao, we're just expanding territories talaga. So, sooner or later, magkikita rin tayo lahat. So, wala talagang pangamahalan. No, so, now goodbye for friends. Yung lagi yung aking motto. And I just thank you lang talaga from the bottom of my heart. Thank you, Miss Weng. Miss Weng, may trabaho ka pagbukas. I know, but thank you for your time. And also for helping me pick the best flowers for Mom Jen. Sorry na, say it with flowers. Okay, thank you everyone. Miss Kitty, thank you din. Vice Alper, wala si sila Vice and Advice. Sheila, but sabi ko, in mga time namin with them, kami yung minami Sheila, wag in yan mo. And si Vice Alper, and Miss Vice Len, when medyo may free time po siya. So thank you po. Sa inyo lahat. Good night. Okay, tinigil po sa inyo lahat. Maray-maray po salamat sa narito. Happy birthday muli. At sa mga kung kaya pwede nyo dyan, namin po kayo naiyahan po dito sa po si nanay na pasarap po ng pagdari. Sige po, maray-maray salamat sa inyo lahat. Magpalain po kayo. Ito po muli si Marmar Jr. Salamat. Okay.
ang bansa. Kaya kung ikaw ay may kaibigan, pamilya o kapag-anak na OFW, pasalamatan mo sila at bigyan ng panahon at atensyon. Kamustahin mo sila at di dahil may gusto kong hingin, kundi kamustahin mo sila sa bawat araw na pagod sila. Isang mensahe lang mapapawi ang lungkot at pagod nila. Hindi biro ang mamuhay ng malayo, hindi biro maging isang OFW. Kaya huwag mong maliitin ang kakayahan ng isang OFW anuman ang uri ng trabaho. Maging proud tayo. Thank you.